narito po tayo ngayon sa harapan ng COMELEC dito sa Metro Manila. Kasama po natin ang isang aspirant senator na si Phil De Los Reyes. Ang pag-uusapan namin ngayon ay tungkol sa uminto ng sahod. Magandang umaga, sir. Okay, magandang umaga dito at magandang buhay sa lahat. Sige sir, ano ang plano mo kapag sakaling mapili kang senador sa susunod na halalan? Okay po, no. Bigyan nyo lang po ako ng isang upuan sa Senado, no? At gagawin po natin ang lahat para po sa ating mga ka-59 at the same time sa lahat po ng manggagawa sa buong Pilipinas. Gagawin po natin ang minimum wage standard na 750 para po sa lahat. At nang sa ganun po, wala na pong maghihirap at maging maganda na po ang buhay ng bawat manggagawa at the same time ganun din ang pamilya nila. Naniniwala ka ba sir na kinakailangan na talagang itaas ang sweldo? Opo, opo. Naniniwala ho ako sa pagtaas ng sweldo na dapat itaas na. At nang sa ganun, wala na po talagang maghihirap dahil napakahirap po ng maging mahirap. 5 taon nang hindi nakapagbigay ng sweldo o taas sweldo ang ating gobyerno ngayon. Sa tingin mo sir, kaya kaya ng isang Phil De Los Reyes na labanan itong mga kumpanya na mga ayaw magbigay ng taas sweldo? Kayang-kaya ho natin, daanin ho natin sa legal. At nang sa ganun ho, wala tayong margabyado, wala tayong masasagasaan. Kung hindi man po sila susunod, wala na ho tayong magagawa. Pero ang magagawa lang ho natin, isa patas natin para magkaroon ng pangil ang implementation ng ating batas at nang sa ganun ma-implement sa lahat. Sir Phil, naniniwala ka ba na mga kumpanya kaya hindi nakapagbigay ng taas sweldo ang ating mga politiko ay dahil ay tumatanggap sila ng tinatawag ni Pangulong Duterte na pabuya galing sa mga kumpanya? Maari, no? Hindi man natin nakita actual pero na-experience na ano natin, naramdaman natin at talagang ramdam ng mga manggagawa na talagang hindi kayang patasin ng ating mga kumpanya dahil nga po alam na natin kung anong nangyayari. Kaya sa ngayon, sugpuin natin yung corruption para mapa-implement ang lahat na dapat ipa-implement at para sa mamamayang Pilipino. Alam natin Sir Phil, ang iyong pagtakbo bilang senador ay kailangan mo ng sponsor. Paano kung isa sa mga malalaking kumpanya ay maglaan sa iyo ng milyones? Kaya mo ba silang kontrahin sa pagtaas ng sweldo kung sakaling manalo ka? Opo, opo. Kung yun ang bigay po nila is para sa aking pagtakbo, tatanggapin ko po. Pero wala ho tayong magiging conditionist, no? Since bigay nila, tanggapin natin. Pero ang ating ipa-implement na batas, dapat sundin nila. Ang ating mga gwardiya, sir, umaabot umano, sabi ng susya, ng 700,000, halos 1,000,000. Ano ang matinding mensahe mo sa kanila? Mga ka-59, magtiwala lang ho kayo. Manalig lang ho tayo sa Diyos. Bigyan nyo lang po ako ng isang upuan sa Senado para ang lahat ng ito ay magkatotoo at lahat ng ito ay mapapakinabangan natin at lahat ng ito para sa pamilya natin. Kaya please, nakikiusap po kasi inyo. Isang boto lang po ang papakiusap ko sa inyo. Baka po pwede po sana pakisabihan na lang din po yung ating mga kamag-anak, mga kaibigan, at kung sino-sino man, i-encourage nyo po sila na iboto ako. At nang sa ganun ho, aangat na po ang buhay ng mamamayang Pilipino. Sir, ipakilala mo yung mga supporters mo sa gilid mo, sir. Ito nga po pala yung isang supporters na si Sir Gelord. Ito naman yung aking isang supporters na Sir Aquino at yung mga nandyan sa tabi mo, sir. Iskanyan. Iskanyan. Basta? Iskanyo. Si Sir Jun. Jonald, okay po. Sir? J-Lord, okay po. Mga kababayan, nakikita natin mga supporters niya, no? Mga riders ito, pero mga security personnel po ito. So, ibig sabihin, nagpakita ng tama at buong suporta ang sambayanan ng mga gwardiya. Itong harap ng COMELEC kabayan, kaya kami nandito ngayon upang maipakita sa COMELEC na hindi po pera ang dahilan. Kaya tumakbo ang isang tao. Ang dahilan ni Sir Phil ay ipaglaban ang korupsyon at itong taas sweldo sa ating mga kababayan.